Hello guys, muli Sunny Weather 21 Vlog. At mayroon na naman ako nga isi-share na masasabi kong napaka-importante bagay. Okay? Bilang isang caregiver dito sa California, USA, natural lang, meron na akong kaalaman kung paano ba maging isang mabuti or maging, sabi nga, the best na caregiver, ha? Hindi ko sinasabing ako the best, pero siguro mayahanay ko sa sarili ko na ako makaranasan na. Okay? At siyempre, itong ating kaalaman na isi-share ko sa inyo upang malaman nyo at magkaroon kayo ng idea, napulot ko rin naman sa mga caregivers na katulad ko, sa mga nagtuturo sa akin, mga kaibigan ko dito, sa mga employers, di ba, na nagsasabi o tinuturuan ka kung paano pag-handle ng isang pasyente o ng isang alaga. Ngayong araw na ito, guys, gusto ko muna sabihin sa inyo bago ko umpisa, no? Huwag niyong kalimutang mag-like at tapusin niyo ang video nito. Siyempre, mag-comment kayo kung ano man gusto niyong i-comment or i-suggest. Magsulat lang kayo down below, sabi nga. At saka siyempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa YouTube channel ko. And then, of course, para ma-notify kayo sa lahat ng mga aktibidad ko, sa mga video ko na darating pa, kalimbangin yung bell or pindutin nyo yung all. Okay? Okay. Alam nyo, sa isang caregiver, masasabi kong ito napakasimpleng ano lang, napakasimpleng trabaho. Dahil kung tatandaan nyo, yung mga nasabi ko noon sa mga unang videos ko, yung mga nakakasama ko rito, mga may edad na, mga babae pa. At yan ay totoo. Okay? So, ito, bibigyan ko kayo ng mga tips or pamamaraan kung paano nyo may sasagawa yung trabahong ganito, yung caregiving. Okay? Ito pag natapos nyo yung video na ito, pag napanood nyo, sinisiguro ko sa inyo na magkakaroon kayo ng maraming ideas or kaalaman na po pwede nating i-apply in a future. Sabi nga, kung gusto nyong mag-abroad, so alam nyo na, demanding ngayon ng mga caregivers, particular dito sa United States, dito sa California, na talaga namang napakaraming trabaho para sa caregiving. Okay? Ang unang tip sasabihin ko sa inyo, ito, ha, makinig kayo, ingatan ang sarili. Okay? Ang ibig sabihin dito, yung dapat fit to work kayo, natural. Kung nagbabalak kayong mag-apply sa ibang bansa, dahil alam naman natin, hindi lang sa Pilipinas, pagdating mo doon sa bansa pupuntahan mo, doon sa destination mo, baka mandatory yung kanilang ano tawag din, yung medical examinations. So dapat nandyan ka pa lang sa Pilipinas, alam mo na kung ano yung kondisyon ng katawan mo. Unang-una, fit to work ka. Dahil requirements yan, di ba? Okay? So, paano mangyayari yun? Well, alam na natin, ingatan ang sarili. Yung mga hindi dapat gawin or kainin, kung kinakailangan, iwasan muna. Sabi nga, marami ng pamamaraan dyan, siyempre. So, alam nyo na kung paano iingatan ang sarili. Okay? Yan ang ating number one, tatandaan nyo, no? So, yung number two naman, dapat maging tiwala or magkaroon ka ng tiwala sa iyong sarili. Okay? Marami naman kasing mga caregivers, marami akong nakikilala dito na sila matatalino. Actually, lahat yata ng alos nakilala kong caregivers dito, kung hindi teacher, nurse, o engineer, seaman, mga nag-aral sila, di ba? So, ang problema, nahihirapan silang gawin ang caregiving dahil dun sa parang hindi nila kaya or nagiging negative sila. So, kailangan din yung ano ka, yung i-boost mo yung confident mo, yung self-esteem na tinatawag,
So, tiwala ka sa sarili mo as long as na alam mong tama yung ginagawa mo. Di ba? Gawin mo to. Ganun yan eh. Kasi kung hindi mo i-explore ka nga yung nalalaman mo, eh baka mabagal kang umusad. Baka mabagal yung pag-develop nung, alam mo na, yung mabagal kang matuto. So, dapat may tiwala ka sa sarili mo. Okay? Or sa kakayahan mo itself. Okay? Yan ang number two, ha. Number three naman, iwasan ang walang mga kwentang bagay or mga nonsense or sabihin na natin na sa gesture mo. Gesture, postura, ganun, or yung mga ugali. Halimbawa, yung parang saang ganun na parang papasok ka pa lang sa isang trabaho, eh parang takot na yung employer sa'yo. Diba? Yung negative na yung tingin sa'yo na isipin eh, parang hindi ka gagawa ng kabutihan o mabuti, ganun eh. May mga ganun eh, diba? Na yun, nararanasan natin yan. Eh ako rin mismo kasi, pag pumapasok ako sa isang trabaho, sa isang kumpanya na nagpapa-interview ako, eh talagang alam mo na kailangan eh, presentable ka dyan. Okay? Isang tip ko dyan para masabing ikaw eh, talagang alam mo na, yung hindi tinatawag na nonsense, na may sense yung dating mo sa kanila. Minsan kasi, sa mga employer, hinahanap nila yung katulad sa katawan, yung pag may mahaba yung buhok mo, or may hihikaw ka dito, tapos may kung saan-saan yung tato. Dito, maaaring tinatanggap yung iba, pero hanggat maaari, eh kung may iwasan, bakit naman gagawin, di ba? Ilang sinasabi ko eh, dapat presentable ka na humarap sa mga employers o sa kung sino man yung papasukan ng trabaho. May katotohanan naman yan, di ba? So, yun ang number 3 natin. Number 4, huwag mag-atubili sa sarili na, huwag mag-atubiling gumawa sa sarili mo na kung alam mo eh tama or yung pamamaraan ba. For example, yung alam mo na yung gagawin mo na para bang wala kang tiwala, katulad ng number 2 sinabi ko sa iyo kanina. Ihayag mo to, gawin mo sa sarili mo. Mag-effort ka. Okay? Huwag yung parang itinatago mo. Kasi ganito yan eh. Halimbawa, yung caregiver na nagturo sa iyo habang tinuturuan ka, okay, tama, panonorin mo siya or susundin mo siya. Yung lahat ng tinuturo niya sa'yo, yung sinasabi, dapat i-absorb mo yan. Okay? Yun ang sinasabi, kaalaman niya. Pero, huwag kang mag-i-stuck lang doon. Ibig sabihin, huwag kang didepende lang doon sa kanyang itinuro. As much as possible, kung ikaw ay may nalalaman na mas magaling sa tinuro niya, i-apply mo. Tama, hindi? I-apply mo. Nandiyan na yan kung paano ka mapapadali or kung paano mo mapapadali yung isang mahirap na trabaho. Siyempre, discard yan sa sarili mong pamamaraan. Yun ang ibig sabihin ng number 4 na ihayag mo o gawin mo sa sarili mo. As long as na alam mong tama. As long as na hindi mapapahamak yung sarili mo at saka yung pasyente mo. Okay? Mas makakabuti kung mapapadali yung trabaho eh. Tama, di ba? Okay. Yung susunod natin, ay sorry. Yung susunod natin, yung words of encouragement. Ang ibig sabihin, nito, yung pang-ganyan mo, halimbawa, yung isang pasyente mo, as far as I know, hindi ko, ito sa akin sariling opinion, sa akin pamamaraan. Kung halimbawa, meron kang isang isasuggest na bagay sa isang, hindi lang sa boss mo, hindi lang sa employer mo, o hindi lang dun sa, maging mismo sa yung pasyente. Kailangan, kung meron kang nalalaman na iniisip mo, mas maganda. Okay? Halimbawa, ito halimbawa do sa pasyente na lang. Kung ang pasyente mo, halimbawa, katulad ng pasyente ko rito, lagi lang siyang nakaupo,
lagi siyang natutulog lang. So, ini-encourage ko siya since na ako ay marunong tumipa ng gitara. Ha? Marunong ako ng gitara. So, kinakantahan ko siya. Ngayon, ini-encourage ko siya na kumanta. Isa yan sa mga activity na ginagawa ko yon. Pero hindi required dito. Kaya lang, siyempre, sa sariling pamamaraan ko, ginawa ko na rin yon. Ngayon, nalalaman ng akin mga employer, actually, yung mga nakarang employer ko, na nakikita, kasi minsan may mga, ano, may trabaho ko na CCTV, kabila, napat. So, hindi naman ako naliligalig doon, hindi naman ako nababahala doon, dahil alam kong ginagawa ko yung tama, minsan nanggigitara ako, nakikita. May nakabantay pala dyan, dahil lang CCTV. So, na-impress sila sa akin. Tama raw yung ginagawa ko. Iyon ang sinasabi ko. Encourage nyo kung ano man activity o hindi lang kumanta. Kung kinakailangan, kung pupwede sila o kaya pa nilang sumayaw, sumayaw. Mga ganun. Or kung merong playing cards dyan, di ba? Kasi sila, may hilig sila sa anong kabataan nila. Makaya lubilu ka. Yung domino na tinatawag. Bilang activity. Maganda yun. Pa-refresh ng kanilang isipan. Iyan ang sinasabi ko na yung mga encouragement, yung mga activities. Okay? Eh, itong number 6 natin, magtanong yung pagtatanong sa pamamaraan kung paano ang pagbibigay ng kalinga. Kung paano ang pagbibigay ng tamang pag-aalaga sa mga pasyente. Unang-una, siyempre, huwag kang mahiyang magtanong sa kapwa mo caregiver or sa employer mo or boss mo. Okay? Kasi alam mo, tayong mga Pilipino minsan, hindi nawawala yung tinatawag na ego, di ba? Yung, alam ko na yan. Ganun. Parang nagmamarunong kahit naman hindi. Di ba? Ano kasi yan eh, kumbaga sakit na ng mga Pilipino misa sa abroad yan eh, yung mga ganyan eh, na kunwari alam pero hindi naman pala alam gawin. So yun ay pangit, misa kasi nagiging sahin ng hindi pagkakaintindihan yan o aksidente o problema, lalo na sa pasyente. So magtanong ka pagdating sa ganun, kung halimbawang limitado lang yung alam mo kung paano mo aalagaan yung pasyento, kung paano mo i-handle. Kung kulang pa yung kaalaman mo, sabi nga, magtanong lang. Okay? Wala naman masama sa pagtatanong eh. Hindi naman nakakabawas siguro ng pagkatao yun para sa akin. Dahil, yan, ginagawa ko rin naman yan eh. Dahil sabi nga, di ba, wala naman perfect ng tao eh. Hindi naman lahat eh, alam. Alright? Okay. Eto, yung, siyempre, nandyan yung passionate or compassion or yung simpatya. Okay? Yung simpatya sa alaga mo. Yung simpatya sa employer mo. Yung nagbibigay sa'yo ng pera, yung nagpapasahod sa'yo. Okay? So, dapat dyan, alam mo kung yung, alam mo ba, yung nasa loob mo, ituring mo sila na hindi ibang tao. Hindi porke hindi mo sila kalahi, hindi porke maitim siya o maputi siya, eh, ang habol mo lang eh, pera. Huwag. Dapat, may simpatya ka rin, yung concern ka rin sa kanila. Kahit anong aspeto. Halimbawa, ano, may problema sila. Ha? May problema, o kaya sa pamilya. Lalo na yung mga alertong pasyente, mararamdaman mo yun eh. Kung kinakailangan na mag-suggest ka sa kanila, mag-suggest ka, kung kinakailangan kwentuhan mo sila, gawin mo yun. Kung kinakailangan na i-comfort mo sila para yung kanilang yung mga time na malungkot sila or dahil nag-iisa lang sila, ganyan, para mapasaya mo. Yun ang yung makisala mo, ha, ka ganun. Yun ang ibig sabihin, no? Sa mga problema nila. Okay? At siyempre, nandiyan din yung yun nga yung malasakit at saka yung panghuli sa lahat o pangwalo yung bilang responsable kang caregiver. Responsable kang tao
responsable ka sa trabaho mo, responsable ka sa mga alaga mo, responsable ka sa kumpanya mo o sa boss mo, responsable ka sa sarili mo. Yan ang number one dyan. Siguro naman, itong pagiging responsable, eh, napakadaling gawin nga naman eh. Kaya lang, minsan, siyempre, yung nakakatamaran eh, kanga, na wala tayo hindi nagkukusa, dumarating sa buhay natin yan eh, na parang, sige, okay lang yan, pangamang ganyan. Okay lang yan, huwag mo nang gagawin yan. Kahit na, alam mo, mapapabuti sa isa't isa. Yung responsable, nandyan na yung ano dyan eh, yung love. Okay? Yung respeto. Yung, ano pa, yung concern. Yung sipan siya, kaninang sinabi ko, nandyan na yan. At siyempre, bilang isang caregiver, huwag mong isipin na ikaw eh, kayang-kaya yung lahat ng bagay. Diba? Ito pa, ulit-ulit kong sinasabi, na kung kinakailangan, humingi ng tulong, ng advice, mga kasama, eh, yun ang gawin. At siyempre, nakapalob dito yung responsable, nandyan na yung pagpasok mo sa trabaho, hindi pwede yung caregiver, hinihintay ka, ikaw eh late na ng 30 minutes o 1 hour. Huwag namang ganun. Eh dito sa Amerika, usong-uso yung ano, hindi uso yung time, yung Philippine time, sabi niya. Hindi uso dito yun eh. Pero nangyayari pa rin yun dahil nga sa bilang Pilipino. Alam naman natin lang Pilipino kahit saan eh. Pag sinabi mong alas 6, alas 6 medyo, alas 7 ang dating niya. Doon man lang eh, maging responsable ka. Ano pa yung responsable yung sinasabi ko? Yung pakikipag-usap. Halimbawa sa employer, halimbawa may tumawag sa'yo na nangangailangan ng trabaho. Nag-commit ka na sige, pagbibigyan mo siya, papasukan mo siya kahit isang araw lang. Tapos eh, nung araw na yun, eh, bigla kang nag-back out. Abe, hindi maganda yun. Dahil pagdating ng araw, sigurado, baka kailangan mong trabaho, baka mahiya kang tumawag sa kanya. Dito kasi guys, no, sa totoo lang, ito, tututo, kahit na kaninong caregiver niyo tanong, minsan sa kami mga caregiver, hindi kami magkakakilala personal. Hindi kami magkakilala ng personal. Hindi kami nagkikita ng personal. Pero sa pangalan, magkakakilala kami. Bakit? Kasi by recommendation or by referral, yung sila naman, si Sunny, ganun, magaling na caregiver yan, itong number niya, mga ganun eh. O si Pedro, ganun, magaling na caregiver yan, tawagan mo. Ganun siya. So ngayon, sa totoo lang, yung mga trabaho na napupuntahan ko, ay yung tinatrabaho ko, hindi ko halos kilala yung mga taong tumatawag sa akin. By recommendation lang. Pupunta ako doon sa isang bahay, pupunta ako sa isang employer, nirecommend ako ng ganito. Ganun lang. Pero hindi kami nagkikita. So, ibig sabihin, yung pagiging responsable, yung pagka sinabi mo, parang yung mayroon kang word of honor, ganyan, yung may isang salita ka. Okay? Para hindi nagdadalawang isip sa yung tao. Tama? Okay guys, yan lang yan sa mga tips na sinasabi ko na base sa aking obserbasyon at sa mga nakakalap kong alam niyo na yung natututunan ko sa ibang caregivers, sinishare ko din. Ito naman hindi naman 100% na nagawa ko. Kasi tulad sabi ko, walang perfectong tao. Meron din naman mga pagkakamali. Pero ako siguro eh masasabi kong okay na yung estado ko. Ibig sabihin, nagagawa ko to, ang punto ko lang yan para bigyan kayo ng ano ng idea para may matutunan kayo. Na tulad ng sabi ko, kung gusto niyo mang maging caregiver sa ibang bansa, particular dito sa Amerika, at least may baon kayo. O, di ba? Okay, salamat guys sa panonood at ulitin ko, paki-like ang video na to, mag-comment na rin kayo kung gusto nyo, and then subscribe yung aking channel, Sunny Weather 21 Vlog. Lagi ko nababanggit yung weatherman kasi nung nag-aaral ako sa Manila,
o ng high school, tawag sa akin eh Sunny Weatherman eh, or Mr. Weatherman eh. Okay? So inulit ko, Sunny Weather 21 Vlog. Okay, salamat. Stay safe guys. Thanks for watching.